Cero. Último domingo, la primera diferencia. Dahil sa pagbabalik aksyon ni Casimiro ngayong Oktubre kontra sa American boxer na si Saul Sanchez. Antonio Casimiro. Saul Sanchez! Atin mo nang balikan itong laban ni Cuadro Alas kontra sa kilabot na boxer ng Panama na pareho ang fighting style ni Sanchez. Kilalang hari ng kanilang gang at pinakamatapang sa kanilang grupo. Binugbog at basag ang mukha mula kay Casimiro. Matapos dumayo ang kampo ni Casimiro sa Argentina at pinabagsak ang kanilang pambansang kamao na si Luis Alberto Lasarte sa round 10. Kung saan nagwala ang mga angkan nito na gustong kuyugin si Cuadro Alas at inangkin ni Casimiro ang WBO Interim Light Flyweight title. Sunod ay dumayo naman ang kampo ni Casimiro sa Mexico at pinabagsak si Pedro Guevara. Ngunit umabot pa sa desisyon na panalo ni Cuadro Alas at naging IBF Flyweight Champion si Casimiro. Sa unang depensa ni Cuadro Alas mga tol sa IBF title, dumayo na naman ito sa Panama upang sagupain itong naghamon na challenger. Ito ay ang pinakamalakas na boxer ang kinatatakotang leader ng kanilang gang na si Luis Alberto Reyes. Hindi ito madaling laban para kay Casimiro mga tol dahil itong si Reyes ay nagmula sa 7 magkasunod na panalo kung saan ang lahat ng ito ay tinapos niya sa knockouts at isang WBC Latino Flyweight Champion. Halika mga boxing fans, ating balikan kung paano binugbong ni Casimiro itong hari ng kanilang grupo. Dala ni Casimiro ang 17 wins, 2 losses at 11 knockouts versus Reyes naman na may 18 wins, 1 loss at 13 knockouts. Ito ay para sa depensa ni Casimiro sa IBF title na naganap sa Megapolis sa Panama. Sa pagbungad ng unang round mga tol, agresibo kaagad itong si Casimiro. Hindi ito nasindak sa mga nagsisigawang mga Latino fans. La gente sigue hablando de Ibiza de Mendoza. El doctor subió hoy, por ahora le sienta bien. Carlos Humberto Poli. Made in en casa. Pelea este, el filipino. Derecha boleada larga, llegó sin Mar del Plata. Y las armas. En ese sentido más se acordará. Se cierra la vuelta 1. Peligrosa la derecha cruzada de... Naging maingat ang dalawang boxers dito sa round 2 mga tol kung saan parehong may lakas ang mga suntok. John Riel Casimiro. Otra vez. A dos estadounidenses. Es el árbitro de Estados Unidos. Quebra con la zurda en punta. Pasó a la derecha Casimiro, también la zurda. El campeón peleó en Sudáfrica. Y el campeón tiene a un filipino en vista. Estamos en vivo. Sa round 3 mga tol, nagkainita na ang dalawang fighters na parehong gustong tapusin ng maaga ang laban. Ang mga fans ni Reyes, pag natatama ang kanilang kombato. Y muchos envíos de apertura, los dos quieren predominar y hacer. Último domingo, boxeo de primera. Primero para abrir la maniobra. Amagó la diestra, tiro la zurda. Cuidan cada envío, son muy prudentes. Dikitan lang ang score dito sa round 4 mga tol kung saan parehong magaling ang dalawang boksingero. Arrancamos en Concordia con Nelson y con Garcetti. Los jurados dieron. Tiene una buena primera vuelta Casimiro. Después... De mitad en adelante pelear dos veces seguidas. Rincón de Ríos. Sa round 5 mga tol, agresibo na itong si Casimiro nang malaman nito na kaya niyang tanggapin ang mga suntok ni Reyes. Panameño entre los mismos. John Casimiro. John Casimiro. Pan Blanco, campeón en el pantano.
Dito sa kalagitnaan ng laban, mga tol, pinuntirya ni Casimiro ang namamaga na mukha ni Reyes. Ahí es un boxeador temible, el filipino. Demasiado. Impreciso. Dito sa round 7, mga tol, dikitan pa ang score sa laban kung saan parang hindi pa napagod ang dalawang boxers. Mukha ng hometown boxer. So de primera, nadie la cabeza. Detalle en todos los detalles. Segundo, 47 para Luis Alberto Reyes. Pocas diferencias han sacado. Simón Blanco tirando a negro. Entrega poco. Un retador es el local. Ensuciaron la lona. Pensamos. La chica de Claudia López en esa jugada. Sa round 8, mga tol, malalakas ang suntok ang pinakawala ni Reyes. Ngunit hindi nito matamaan si Casimiro. Casimiro. Ganó 13 de 18 por la vida. No es determinante. Luis Alberto, ya ni sé cómo se mueve. El filipino. Cruzar la derecha. Paso atrás. Que va pagando Río Gales, era uno de los boxeadores más carismáticos. Lo tuvimos tan cerca y ahora parece una cabeza. Sigawan ang mga fans pag tumama ang kanilang pambato, ngunit hindi natinag dito si Casimiro na nakafocus lang sa laban. Sigue, sigue. Cuando antes era jab, 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 era apertura. Mucha diferencia. Arribando. Cuando antes era jab, jab y jab de la apertura. Mucha diferencia. Arribando. Este rap. Mina Rosso, la árbitro argentina. Este rap. Este mundial de museo. Dale casi. Producción de torneos. Linda derecha de tierra. Que quizá levante. Sí. Por lo que parece derrota acá. Precisamente en California le ganó por puntos invicto, además, Tim Bradley. Así lo fue toda la colonia estadounidense que lo sigue habitualmente. Dito sa round 11, mga tol, may kabagalan na ang Panamanian boxer habang tuloy ang pagbato ng mga malalakas na suntok ni Casimiro. Son peleas que cierran puerta, mis cabrones. En esta categoría, importantísimo. Bueno, hoy la chiquita González en México sí. Sa round 11, mga tol, bumagal na seryos habang pinapatamaan ni Casimiro, ngunit nagpakita pa rin ito ng tibay. Binuhos na ang lahat ng dalawang boxers dito sa huling bahagi ng laban, mga tol, upang ma-impress ang mga hurado. Claro, la calidad boxística de Ríos con respecto al veterano martense. Pagkatapos ng laban, mga tol, nakuha ni Casimiro ang unanimous decision na panalo at naiuwi ang titulo. Suportahan na lang natin si Casimiro, mga tol, sa kanyang laban kontra kay Saul Sanchez ngayong Oktubre na gaganapin sa Japan. Lagi niyong sundan, huwag magpapahuli. Pag-usapan ay bakbakan, balita niya at laban. Mga Pinoy na di nagpapagapi. Salamat sa mga suporta na lagi nandyan.